siyam na taon ang binilang bago na hatulan si Dennis Roldan sa kaso nga ng pangingitdap doon sa batang Chinoy. Pero bago siya masangkot sa kidnap for ransom, sino ba si Dennis Roldan? At ano ang mga malalakas na ebidensya nagdagdiin sa kanya sa kasong ito? Yan ang tinutukan ni Joseph Porong. Mitchell gumabaw sa tunay na buhay. Una siyang nakilala bilang basketball player sa PBA noong 1983. Pagkatapos ito, pinasok niya ang showbiz at nakilala bilang si Dennis Roldan. Tulad ng ibang artista, sumabak din siya sa politika. Naging konsehal ng Quezon City. Tumakbo sa Kongreso at naluklok sa ikatlong distrito ng Lungsod noong 1992 hanggang 1995. Marso noong taong 2002, nasangkot sa isang aksidente si Roldan na makasagasa siya ng isang batang 11 taong gulang sa Quezon City. Namatay ang bata pero walang isinampang kaso. Sinagot naman ni Roldan ang gastos sa ospital, burol at pagpapalibing sa bata. We have a... Mitchell gumabaw. February 9, 2005, nang masangkot ang aktor sa isang malaking kaso, kidnap for ransom sa isang batang Filipino-Chinese. Si Roldan ang itinuturong mastermind sa pagdukot sa nooy 3 taong gulang na Chinoy. Makalipas ang mahigit 1 linggo, naaresto si Roldan sa kanyang bahay sa Quezon City. Ang iba pang kasama niya umano mga suspect sa kidnapping na huli sa isang safe house sa Cubao. Sa isang eksklusibong panayam noon ng GMA News pagkatapos arestuhin ng aktor, maring pinabulaanan ni Roldan ang akusasyon. Ano tinatanggi mo? Yes, of course. March 2005, nang sampahan ng kasong kidnapping si Roldan sa Pasig Regional Trial Court, nagpositibo rin ang aktor sa paggamit ng bawal na gamot. Noong buwan ding yun, humarap sa DOJ ang umano'y kasintahan ni Roldan na si Suzette Wang na itinuro niyang kasabwat sa pangingidnap. Napaulat din noong kaibigan ni Wang si Jenny Yu, ang ina ng batang dinukot umano ng grupo ni Roldan. Itinanggito ni Wang na hanggang ngayon pinaghahanap pa ng mga otoridad. Isang taon din nakulong ang aktor sa Pasig City Jail bago nakapagpiyansa ng kalahating milyong piso noong July 2006. 3 taon makalipas ang kidnapping, humarap sa korte ang batang kidnap victim. Dito, positibong itinuro ng bata si Roldan na dumukot sa kanya at tinawag pa niyang Big Boss. Accused Mitchell gumabaw aka Dennis Roldan. Makalipas sa mahigit 9 taon, ibinabana ng korte ang hatol na guilty kay Roldan at sa iba pa niyang kasamahan. Ayon sa kilalang anti-kidnapping crusader na si Teresita Angsi, malaking bagay ang kinahinatnan ng kasong ito sa iba pang biktima ng kidnapping sa bansa. Benchmark namin itong kaso. Na kahit sino man siya, kahit ano ang impluwensya na ginamit niya, we're happy na finally justice is served, no? And this should serve as a discouragement to all kidnappers. Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.